Sadya talagang walang katapusan yung mga gawaing bahay. At for today's video, meron din kaming pupuntahan at siya katutuwaan ng mga bata. Alas 6 pa lang ng umaga, eto na nga yung pinagkakaabalahan ko. So nagtapon kasi ng basura si Pinggoy and itong mga basurahan kailangan na ring linisan. Kinuskos at nilinisan ko na rin itong mop kasi every time na ginagamit namin yan, gusto ko talaga malinis siya para next time na gagamitin, ready to use na talaga. Mag-aalas 7 na ng umaga at eto pumunta kami ng Pasita para mamili ng bigas, dishwashing liquid, ilang karne na pwedeng maluto ni Pinggoy. Then meron ako nakita nagbebenta dito ng mga kakanina. Nakakapaglaway kasi bihira na lang din ako kumain ng ganun. Kaya napabili na nga ako. Bumili nga pala si Pinggoy ng baboy, baka, manok at saka ilang pangsahog dahil for today magluluto siya ng nilagang baka. So mga karne yung mga pinagbibili namin kasi naisip namin kapag magsi-seafood kami, mas mainam na bibilhin namin on the day itself na lulutuin kasi nag-iiba yung amoy kapag na-stack ng matagal sa rin. And then pagka-uwi nga namin, eto nilabas ko yung mga coloring materials, pati yung libro ni Pinky kasi meron siyang mga activities na kailangan gawin. At syempre, hindi pwedeng hindi kasali si Baby Koa. So meron pala nagtatanong about dito sa table and chair sa mga bata. And alam nyo ba, few months ago, may nag-message sa akin, tinatanong ako kung binibenta ko yan. Sabi ko hindi talaga kasi hodang ang sikip nga ng lugar namin. Kasi feeling ko talaga, even kahit lumaki-laki sila, mapapakinabangan nila ng husto at saka sobrang tibay nyo. Kapag umorder ka kasi niyan, pwedeng isang chair lang yung kasama. And since dalawa yung anak ko, dalawang chair yung pinili ko. And I think pa ibang color nito, parang yellow, blue yata, or yellow, red. Basta yung link niya nasa showcase ko o kaya sa comment section. So dito nga pala sa kusina, as usual, busy na si Pinggoy kasi siya na rin yung nag-ayos ng mga pinamili namin sa Pasita. And meron din ako nabasang comment na nagtatanong ano na daw yung update sa cabinet para dito sa ibabaw ng lababo sa kusina. Wala pa pong update, kaya ganyan lang muna. Medyo makalat nga dito talaga sa kusina. Aminado naman ako. Kaya gusto ko talaga magkaroon ako ng time alone para maasikaso kayo, ma-organize. Kasi feeling ko, mas maaayos ko pa siya ng husto. And alam nyo ba, meron pala tayong isang viewer dito na nag-message sa akin. Actually, ini-invite niya kami para sa swimming doon sa Kalamba. Hot spring daw yon. Pwede ko isama yung mga bata kasi alam niyang mahilig ang mag-swimming yung mga bata. Kaso, hindi talaga ako nakapunta noon. Kasi alam nyo ba ang nangyari? Diba, meron akong vlog kung saan nagpunta kami ni Pinky ng Binangonan. Tapos, anong oras na kami nakauwi ni Pinky? Madaling araw na rin. Tapos buong araw talaga nun, tulog na tulog lang kami sa sobrang pagod. Kaya hindi na nga kami nakapunta pa ng Kalamba kasi medyo malayo din siya. So naiintindihan niya naman. So sabi niya, kung hindi kami masyado busy ngayong araw, i-invite niya daw kami sa Kidzuna kasi gusto niyang makapaglaro doon yung mga anak niya and pupunta rin daw sila doon. So for Dago, kasi wala rin naman kami masyadong balak gawin ngayon. Kaya ayan, habang hindi pa nga kami nakakaalis, naglinis na muna ako dito sa sala. And syempre, dinamay ko na rin ang linis dito nga sa may labas ng pintuan. And as you can see, mukha siyang makalat dahil nga doon sa mga hamper ng mga damit, ng mga tupiin. Ang dami ko na namang tupiin dito. Winalisan ko nga lang itong sahig at pati na rin itong mga lagay ng mga chinelas namin. Inorganize ko na rin kasi paano ba naman? Lagi yung natutumba. And finally, naubos ko na nga yung mga labahin naming damit. Kaso naisip ko, mas better din na labahan ko na rin lahat ng mga stuffed toys ni na Pinky. So etong mga nasa loob ng bag, lahat yan punong-puno ng mga stuffed toys. So sinalang ko na nga dito sa washing machine. Pero hindi siya kasya ng isang load lang kasi ang dami talaga nilang stuffed toys. So eto nga pala yung mga pinaghuhugasan ko kanina. Tuyo naman na sila. Kaya naman eto, ipapasok ko na nga sa loob ng bag. Yung purple na bag na nakasampay sa may ceiling, alam nyo ba, puro mga toys ng mga bata yan. Yung mga maliliit na mga toys nila. Hindi ko kasi lahat nilalabas dahil sobrang dami nga nilang laruan. And as much as possible, gusto ko i-keep muna. Nirorotate ko naman yung mga laruan nila para hindi sila magsawa. Pinaglalagyan ko na rin ng cellophane itong mga basurahan namin sa kusina, pati na rin yung basurahan namin sa CR. And dahil nalinisan ko na rin itong potty trainer, pinalabas ko na nga kay Pinky kasi nakapwesto yan doon sa may labasan namin para kapag nandito sa CR si Pinggoy, tapos biglang naihi si Pinky o kaya napupo siya, at least pwede siyang makagamit ng potty trainer. So soon, ipapagamit ko naman yung kay Baby Koa. So sabi ni Pinggoy, luto na nga daw yung ulam namin. Ayan, at nagpapalamig na nga lang ako ng pagkain. Susubukan ko na lang yung mga bata. Paano ba naman? Nag-message na nga yung kausap kong viewer. And ang sabi niya, ando na pala sila sa Kidzuna sa may Robinson. 3 hours daw ang binook niya para sa mga anak niya. So ayan, natali-dali na nga ako naghugas dito ng mga pinagkainan namin, yung mga tumbler namin. Habang si Pinggoy, siya na yung nag-asikaso ng pagpapaligo sa mga bata. Kasi medyo nagmamadali na nga kami dito. Pagkatapos naming maligong lahat, eto, at for the tricycle na nga kami
papunta sa Robinson's Galleria South. So, mga less than 10 minutes lang naman yung ride. Kaso, ito ang kaloka. Nung nakarating na kami dito, hala, wala pala kaming pamasahe. Paano kasi ang nangyari? Etong si Pinggoy, nag-cash out siya sa tindahan na malapit sa amin. Nilagay niya lang sa ibabaw ng ref yung pera. Tapos, sabi niya daw sa akin, Lava, kunin mo na yung pera. Eh, hindi ko namang kinuha dahil hindi ko talaga naalala. Hindi ko narinig. Wala akong maalala ganun sinabi niya. Ang ending, umalis kami ng walang cash. Nakakaloka. Buti na lang, yung tricycle driver. Kasi sabi ko, kuya, nag-gcash ka ba? Sabi niya, wala daw siyang gcash. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Magkapit bahay naman tayo. Kahit mamaya na lang. Sabi ko, pasensya na po talaga. So, eto na nga. Nakarating na kami ng Kidzuna. Dito, nag-withdraw na si Pinggoy. Kasi wala nga kaming cash. So, nag-withdraw muna siya. And ayan na nga, nakapag-fill out na ako ng form. Yung kausap pala naming subscriber, umalis muna sila for the meantime kasi na-bored daw yung mga anak niya doon sa 3 hours na yun. Nagpalinis sila ng kuko. So, dito na lang din namin sila inantay sa loob. And habang nandito nga si Baby Kowa nagtatalon-talon, alam mo, hindi ko talaga maiwasang maalala si Tita Rose kasi last time na nagpunta kami dito sa mismong Kidzuna na to, kasama namin dito yung friend ko na ninang ni Baby Kowa. Tapos, yun din kasi yung time na andito si Papa at si Tita Rose sa bahay nag-i-stay. So, pinilit niya talaga sina. Sabi niya, Tito, Tita Rose, tara, punta na kayo. Sumama na kayo sa amin sa Kidzuna. So, napapayag niya nga si na Papa at si Tita Rose na sumama. Tapos, nakita ko talaga na habang andito sila Tita Rose, na-enjoy niya talaga. Kasi first time din nila makapunta dito. Monday nung nagpunta kami dito, eh halos wala talaga masyadong bata, wala masyadong tao dito sa loob ng Kidzuna. Kaya kung sakaling dadalhin niyo yung mga anak niyo sa ganitong mga indoor playground, mas better na weekdays, hindi siya weekend or hindi payday kasi ang dami talaga tao. And ang bilis lang din talaga ng panahon kasi ayan si Baby ko, naglilikot-likot na nga dito samantalang dati kapag dinadala ko sa indoor playground si Pinky. Etong si Baby ko, laging karga ko lang. At eto nga pala yung viewer na nabanggit ko kanina, si Miss May. O, diba? Kasama din niya dito yung mga anak niya, yung asawa niya. And alam niyo ba, na nanonood pala siya nung vlog ko during pandemic daw. Kasi nasa ibang bansa siya, naka-base sa Saudi. Tapos sabi niya, nakaka-relate daw siya sa akin kasi nga bilang stay at home mommy na may dalawang anak, na sobrang hirap daw talaga na ikaw yung mag-aasikaso ng mga anak, ikaw lang sa bahay. Kaya maraming salamat. Di ko akalain naman nakakarating pala yung video ko sa ibang bansa, lalo na sa Saudi. Tapos yung bahay nila dito sa Pinas, halos hindi nagkakala yung sa amin. O diba, napaka small world talaga. Kaya naman, since hindi nga kami nakapunta the last time na in-invite niya nga kami sa Kalamba, so dito, nung nag-aya siya for the go na nga, so hindi rin talaga siya nagtagal, talagang in-invite niya lang talaga. At saka nag-insist siya na bayaran nga itong mga entrance ng mga bata kasi nga gusto niya daw talaga na mapaglaro dito yung mga bata. So thank you so much, May. It was nice meeting you and your family. Wow. So funny. Are you having fun? Yes. So ayan, kita nyo naman talaga namang nag-enjoy ng husto yung mga bata dito. And then pagkatapos namin mag-Kidzuna, tinanong ko kasi sila kung saan nila gusto kumain. Itong si Baby ko, wag gusto niyang mag-McDo. Wala namang McDo dito sa Robinson's Galleria na to. So naisip ko, di ba meron dito sa aming banda na McDonald's na may play place. Yun nga yung pagmamayari ni Alden. So sabi ko, doon tayo. Pero itong si Pinggoy, sabi niya, merong McDonald's dito lang malapit na ano, may play place din naman. So nag-insist siya for the tricycle kami papunta doon sa may bandang San Pedro, Landayan ba yun? Pagpunta namin doon, wala nga yung play place. Sa feeling ko, dati pa yon yung katabi ng Universal Bakery. Kaya ang ending, for the jeep kami papunta nga dito. So, eto yung branch ng McDonald's na ang may-ari, si Alden Richards. Eh, hindi nga tayo makapanood ng movie niya. Dito na lang ako susupport sa kanya sa McDonald's na pagmamay-ari niya. Kalaw ko naman tong si Baby ko, kahit hindi niya chinelas, inorganize niya nga doon sa lagay ng chinelas. So, eto nga pala yung play place na sinasabi ko. Kasi diba dati nung kabataan natin, halos yung mga McDonald's, mga Jollibee, meron talaga silang ganitong palaruan. Pero ngayon, bibihira na talaga yung may ganitong palaruan ng mga fast food. Kaya nga, every time na naisipan namin mag-McDonald's, dito ko nga gusto para at least na-enjoy talaga ng mga bata. And ang galing nga kasi every time na pumupunta kami dito, wala masyadong bata. So halos solo ng dalawang anak ko yung play-play. So eto nga pala yung mga pinag-o-order namin. Iba talaga yung fries at saka yung nuggets ng McDo. Ang sarap. Bago pa kami tuluyang umuwi, dumaan lang kami dito sa may Shopwise Pasita. Tingin-tingin lang kami dito ng mga cute stuff sa Japan Home Center. And then, since andito na rin kami sa Shopwise, bumili lang kami ng konti doon sa may grocery nila sa mismong Shopwise. Kaso, meron kasi akong hinahanap na parang
pace ng mga bata. Tapos, ayan, dito na nga lang ako nag-end up sa Mercury. Tapos, ang pinakagusto ko dito sa Mercury, kapag may suki card ka, pwede ka mag-avail ng mga ganito nila merch ba? So, kumuha ako ng mga, ball pen, alcohol spray. Then, by December, i-release daw nila yung planner nila. 45 suki points lang daw yung kailangan.